aming New Year, next year, madagdagan po mga bilang estudyante rito. At tunay na mapasiglan po yung paaralan po dito sa lugar niyo. Kasama ko na po Pastor Amos. Siya pong pastor namin sa Maine, sa Victory Elijah Christian College. Yung aming pong church doon, Mount Olive Baptist Church. Kaya kung sakali po, as a pag-repo dito sa mga, Sitio Maria Corazon, meron po kami mission dyan, Mount Olive din, Baptist Mission. Kung lolobin ng Panginoon, magkaroon po tayo dito sa lugar niyo, sa Ilipan. Ganda, di ba? Kung saan ang salita ng Diyos, maipapahayag. Hindi lamang po dito sa paaralan, hindi lang sa pamamagitan ng paaralan na to, kundi sa pamamagitan ng mga manggagawa ng Panginoon na siya ang mag-aatid ng kanyang salita dito sa mga tao na nakatira dito. Malaking tulong po na magkaroon ng gawain dito ang Panginoon. Hindi lamang po isang paaralan, kundi gawain pang-iglesia. Kung saan magtuturo ito ng mga may kaugnayan sa mga pangkalangit ng bagay. Babasahin ko lang po itong talata dito sa Colossians chapter 3 verse 23 up to verse 25. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto man, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of person. Tayo po ay pinaalalahanan ng Apostol Pablo dito sa salita, sa Biblia, na gawin po nating lahat ang ating magagawa para sa Panginoon at hindi po para lamang sa mga tao. Given na po yun, tanggap na po natin na lahat ng ginagawa natin para sa iba. Iba, lalo na po yung mga magulang. Bakit po kayo nagsisikap? Bakit po kayo nagtitiis na maghirap sa pagtatrabaho? Di ba para kumita ng pera? Para madala niyo yung mga anak niyo sa paaralan. Bukod sa may pambili kayo ng makakain, no? May maitatabi kayong pera para kung sakasakali may magkasakit, may panggastos. Di po pa lahat ng inyong pagsisikap at lahat ng inyong pag-iimpok ay para sa mga mahal niyo sa buhay. Tama, di ba? Kaya meron tayong pinaglalaanan bawat ating ginagawa. Pero sabi ng Biblia, kung tayo ay tunay na mga Kristiyano, unang-una sa lahat, gagawin natin ang mga bagay-bagay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Para meron siyang pagpapala, meron siyang blessing, no? Meron siyang bas-bas sa mga gagawin natin. Kahit kayo po, bago kayo pumasok sa trabaho, manalangin kayo. Di ba? O kaya bago kayo matulog, pagod na pagod kayo sa trabaho, bago kayo matulog, Panginoon, salamat po. Nakauwi po ako ng ligtas, no? Panginoon, salamat po sa maraming trabaho na nagampanan ko ngayong araw nito. Salamat po, Panginoon, na wala po nagkakasakit sa aking mga anak. Bawat pagpapala, pinasasalamatan. At sa panahon ng panalangin, doon din natin inihatid sa Panginoon yung mga pangangailangan natin, di ba? Yung mga needs, ibinibigay natin sa Panginoon. At bago pumasok sa trabaho, nananalangin din dapat tayo ng Panginoon, ingatan mo po ako sa aking pagtungo sa trabaho at ingatan mo po ang lahat na may iiwan ko dito, ang mga anak ko, asawa ko. Ito na po ang mag-iingat sa kanila. Pagka ginagawa natin yan, ang ating trabaho, ang ating gawain, iniaalay natin sa Kanya. Bakit? Sa Kanya tayo nananalangin. Diba? Hindi tayo umaasa sa sarili nating lakas. Hindi tayo umaasa sa sarili nating talino. Kasi sa totoo nga lang, sabi nga nung isang pastor na nag-preach sa amin doon, ang mga anak nyo, hindi nyo kayang protektahan yun.